So yun mga katipak, yan ang ito lang yung simpleng paglinis ng rod at reel tsaka yung lot natin. So bagong gamit ko siya. So yan, tanggalin muna natin yung reel dito sa rod. Pala tanggalin natin tong snap. So yan mga katipwaki, natanggal na natin yung snap tsaka yung reel dun sa rod. So ang susunod natin is yung nilulubid lang natin to. Ayaw mo pala ka. Ah, ganyan. Siya na hugasan natin siya ng tabang. Saka ito. Siya na sarod natin mga katipwaki is hugasan natin to. Pero ilalak muna natin. Ayan. Basahin lang natin. Yan yung line. Yan. Yan yung is tak-tak lang natin. Yan, okay na yan. Natin itong hugasan mga katipwaki ay yung log naman. So yan, binabad ko ng mga 10 minutes. Tatlo sila. So yan, patutuyin natin to sa electric pan. Dapat kasi madali matuyo para hindi mag-stay yung kalawang. Pagkatapos nun, lalagyan natin ng oil yung mga ring. Yan. So mga katipwaki, buksan lang natin electric pan. So yan, sinichan nyo na, walang harang. So ang gagawin natin is, doon natin siya sa upuan, sa sabit. Dyan o. Dyan. Sila. Yan, ganyan lang. Patutuyin lang natin. So yan mga katipwaki. Ito lang yung tail na gagamitin natin. Tapos ito yung oil. Yung hindi pa ito gamit, yung bago to. Dapat yung cotton para mas sumipsip ng tubig. Tapos sa ring, dahan-dahan lang. Sunod is yung reel. Takpakin nyo muna para sure na hindi na lang yung tubig sa loob o wala nang tubig. Lagyan na natin siya ng oil, mga tipwaki.
tatlong patak lang na dulas na yun. Tsaka natin ipuna sa rad. O yan, mas kuminang. Kuminang siya lalo. Tsaka yung alat-alat mawawala. Kahit sandal, huwag na. Kasi ano naman yan. Parang foam lang yan. Siyempre yung tatak. Tapos another naman. Ito naman. Pag sa tip mga rin pakidandaan lang para sure na hindi masira. Ganyan lang. Siya na ito yung napakasimple yung paraan para ma-maintain nyo yung inyong rod and rail. Alagaan. Pero kung nag-dive yung reel nyo o nilog talaga ng tubig mismo dun sa housing nyo, pwede natin yun na tanggalin na kumbaga buksan natin. So, ito naman yung reel. Dito, mga tipwaki, nilalagyan ko to sa loob ng oil. Lagyan lang natin to. Tapos pasok natin. Sunod is ito. Lagyan natin to. Tapos takpan na natin. Yan. Yan yung mga tapaki. Tapos pupunasan natin yung labas niya ng nitong oil. Para yung ibang mga tornilyo di kalawang. Dapat talaga alagaan natin yung gamit natin ano para mas tumagal yung paggamit natin. Ganyan lang, mga tipaki. Tapos, siyempre ito, nag-guide na to. Dito. Itong tornilyo. Ang mga tornilyo. Patakan din natin, mga tipaki, yung tornilyo. Unti lang. Para iwas kalawang. Pag-ingat na din sa gamit natin, ano. Tapos ito mga tipaki, lalagyan natin to. Unti lang naman, basta may pumasok lang na sa kanya. Ano? Naman, yan. Unti lang natin. Dandaan lang. So yun. Smooth, yan. Yan, smooth na mga tipaki. Ganda naman yung lakbo. Bilis. Yan, after natin ito mga katipwake, yung lure naman ang nalagyan natin ng langis. Yan, madali lang sa pag-alaga ng reel at rod. Kailangan nyo lang is tiyaga sa paglinis. Yan, yan yung technique ko. Ano? Madali lang. So, simple lang, hindi nyo na kailangan buksan to. Pero kung nag-dive talaga to, kailangan natin buksan. May mga parts na kinakalawang sa loob, so kailangan lagyan ng langis. So yan, hindi muna natin bubuksan kasi hindi naman ito nag-dive. So yan, sa lure naman tayo. So mga tipaki, yan. After ilang minutes, tuyo na siya. Lalagyan natin ng oil yung ring niya para iwas kalawang. At di agad marupok yung ating tribulok. So yan, unti lang sa paglagay. Yan, okay na. Ngayon lang mga tipaki. Tapos yan. Kailangan natin pababain papunta dun sa hook. Para yung hook, malagyan na din ng oil. So yan. Ito naman mga tipaki. Lalo na to kasi hindi original yung ring nito.
replica lang, so madali talaga ito kalawangin ng tipaki. Yan, okay na mga tipaki. Nalagyan na natin ano. After nyan is, pupunasan natin. Tatanggalin natin yung natirang oil. Yan. Kasi minsan, dyan yung nag-stack yung kalawang, siyempre. Kailangan mo siyempre yung tanggalin. So, ito pa rin. Gaganyan lang. Press lang natin. Yan. Ganyan. Ingat lang yung ano. Treble hook natin. So, yan. Press lang. Yan, tapos na natin mga katipwaki yung ating paglinis ng reel to, tapos na, tapos yung ating rod yan, tapos yung lure. So yan mga katipwaki, kung nagustuhan nyo yung video natin is subscribe na kayo at share nyo na rin sa mga anglers natin dyan na naghahanap ng tip sa paglinis ng mga gamit. So yun mga tipaki, yun lang yung simpleng tips ko sa paglinis ng reel, rod natin, rod at yung mga lures. Yan. So yun, simpleng tips lang po yan. So share and like and don't forget to subscribe. So yun, share nyo na mga tipaki sa ating mga kanglers dyan. So yun, salamat. Thanks for watching. Bye.